Sa darating na Lunes, magre-resume na ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Napakaraming tanong na ang lumutang mula nang magharap ng mga ebidensya at testigo ang prosecution. Kaya mapalad tayo at makakapanayam natin ngayong umaga live dito sa studio si Chief Justice Renato Corona. Magandang umaga po, Chief Justice Corona. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga din sa ating nanonood at saka nakikinig. Ang pagpunta niyo dito sa aming network, ito ba'y kasama sa isang overall defense strategy, bagong defense strategy, or ito ba'y ideya niyo lang? Hindi naman, kasi actually matagal ko nang gusto ng pumunta magbigay ng aking mga panayam sa media. Pero sabi nung aking mga lawyer, wag na muna, hindi pa oras. Kaya ngayon, turn na namin ngayon magpresenta ng ebidensya namin. Kaya ako'y binigyan na niya kami ng go signal na magpa-interview. Okay. Kasi inuna niyo kanina yung sa unang hirit, tapos lumabas kayo sa DZBB. Sinabi niyo kanina kay Arnold Clavio na ang punot dulo daw ng impeachment case sa inyo, yung Hacienda Luisita. Sinabi niyo doon na kay Arnold na kayo lang humaharang doon sa demand ng Luisita ng 10 billion pesos compensation sa dalawa mga magsasaka. May isa akong bagay na nalimutang banggitin doon kasi medyo naputol yung aming usapan. Pero ang gusto ko sabihin dyan, yung Hacienda Luisita nga, but the bigger picture is the control of the judiciary. Pag yan ay nahawakan ng kung sino man, ng ekotibo na executive yung judiciary, masisira yung ating checks and balances at yan ay masama sa ating demokrasya. Kasi wala nang hadlang. Example na nga yung Hacienda Luisita yan, humihingi yung mga na ukulan dyan ng 10 billion pesos kabayaran. Meron silang pinail doon sa Korte Suprema. Pag ako'y siguro natanggal, siguro isip nila. Mas madali nilang makukolekta o makakakuha ng desisyon na either ibalik yung manatili sa kanila yung Hacienda Luisita o mabayaran sila ng 10 billion. Sinabi nyo kasi kanina kana hinaharang nyo itong demand na to. Ba yung action ninyo na yung pagharang? Ang ibig sabihin nga ng pagharang na yun, kasi ako yung punong magistrado eh. No? I set the tone and I lead the direction of where the court is going. Mm-hmm. Kaya in that sense, talagang hindi mo maaalis sa siguro sa isip nila na ako yung humahadlang dun eh. No? Although in reality, actually isa lang naman yung boto ko dun. No? Kasi 15 yung bumoboto dyan, hindi naman ako lang. You know? Pero ganun man, ang gusto ko sabihin dito, ang bigger stake dito, yung control ng judikatura. Napakasama niya sa demokrasya natin na makonsentrate yung kapangyarihan, napakalawak na kapangyarihan sa kamay ng iilan o sa executive. No? Kasi kung mahina ang judikatura at yan ay bumigay, at ako halimbawa bumigay, saan tatakbo yung mga taong may problema kung kayang-kayang takutin ang judiciary? Kaya at a great sacrifice, I think, to myself and to my family, huwag niyong sabihin na kami ay hindi nasasaktan. Nasasaktan kami rito at gusto kong paintindihin sa ating mga kababayan na kami naman ay mga ordinaryong tao rin katulad ninyo. Kami may damdamin, kami nasasaktan, kami naiinsulto. Lumuluha ang aming puso at saka ang aming mga mata pag kami tinatawag na kung ano-anong pang-iinsulto at panglalait. At hindi na, alam naman namin na hindi naman totoo. Ngayon, siguro naman, ang bright side noon ay siguro, kaya naman siguro malakas din ang loob ng mga kapwa mahistrado ko na makibahagi dito sa paglalaban nito para sa judikatura. Kasi nakikita nila, parang sinakripisya ko na yung sarili ko. Alam niyo, wala na akong, there is nothing for me to gain eh, dito sa laban na ito. Bakit? Kasi pag ako nanalo rito sa laban na ito, mananatili lang akong Chief Justice eh. Hindi naman ako mapopromote, hindi naman ako mabibigyan ng biyaya. Wala akong makukuha rito sa laban na ito.
pag ako'y nanalo. Pero pag ako natalo, mawawala sa akin ang lahat. Yung nayurakan na yung pagkatao ko, yung kahihiyan ng sarili ko, sa kahihiyan ng pamilya ko, siguro lahat ng kaibigan namin lalayo na sa amin. Siyempre, wala ka na sa pwesto. Yung aking retirement pay, mawawala. Yung pensyon ko, mawawala. Lahat ng pinaghirapan ko, mawawala. Yan ang resulta ng pag ako'y natalo rito. Nevertheless, isinugal ko ng lahat yan. Kasi meron akong paniniwalang taimtim na kailangan ma-preserve itong demokrasya natin. And one big element there is the preservation of the checks and balances in government. Kaya siguro, inaasahan ko na pati yung mga bumabati ko sa akin, sana maintindihan nila yung adhikain ko rito at yung pinaglalaban ko rito na hindi ito para sa akin sarili. Wala akong magigame dito sa laban na ito. But Chief Justice, when do we expect yung decision po ba ng Korte Suprema tungkol dito sa case ng Hacienda Luisita? How soon do we expect that? Probably soon. I don't know. Kasi depende yan sa mga kung may nagpa-file pang pleadings. Hindi kami makapag-decide habang meron pang pumapasok ng mga pleadings. So hindi pa siya nakaschedule soon sa unbank ng Supreme Court? Wala pa. Chief Justice, another one that you mentioned earlier was you would have wanted Associate Justice Lourdes Serena to testify. Diba? Yun po yung sinusulong ng prosecution. Pero hindi po ito natuloy. At may sinabi po kayo na medyo mas hindi niya po mapapatotohanan yung mga sinabi niya. And she said that in a dissenting opinion about yung pagboto po doon sa TRO sa pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Can you elaborate on what you said na hindi po siya nagsasabi nito? Maraming sinabi doon si Justice Sereno na sa hindi lang ako kundi yung mga ibang kasamahan ko doon. Kaya nga natalo siya. Kaya nga dissenting opinion kanya kasi natalo siya sa butuhan yung kanyang opinion. Hindi na boto. Kasi hindi naman marami siya sinabi doon mga exaggeration at talagang hindi naman totoo talaga. Katulad ng mga sinasabi niya na ginawa ko raw ganito, ginawa ko raw. Hindi naman totoo Kaya iniintay ko nga sana siya na mag-testify doon at alam na ng mga abogado ko kung anong gagawin. Kung sana natuloy yung kanyang pag-testify. Kasi sinasabi ng prosecution, after nung sinabi niya na hindi na siya magte-testify, parang binawi na po nila yung limang articles kasi nakikita nila na isa sa malaking testigo sana nila si Justice Sereno. Yun ang sinasabi namin from the beginning na talagang napakahina ng complaint Wala naman talagang, hindi naman yan ang purpose nila. Aking parang pakiramdam na lang sa loob ko. Siguro kaya naman nila nang ginawa yung ganun. Akala nila yung unang sagupa, magre-resign ako. Yun ang inaasahan nila. Siguro nagkamali sila doon kasi gaya nga nasabi ko a few minutes ago, hindi naman sarili ko pinaglalaban ko dito kundi yung mga adhikain natin sa rule of law at saka sa independence ng judikatura. At lalo-lalo na sa demokrasya namin. At Chief Justice, kung rule of law, democracy at saka yung judiciary yung pinaglalaban ninyo, bakit tila hindi nagkakaisa yung Korte Suprema sa pagtutol sa inyong kaso? Kasi merong, alam mo naman, merong may mga ambisyoso dyan na matagal nang gustong umupo as Chief Justice. From the beginning, yun naman ang ambisyon niya, no? Siyempre, meron din naman siya mga kaibigan na sumusuporta sa ganong ambisyon. Hindi natin maaalis yun Kasi kaya nga yan ang kagandahan ng demokrasya natin Yung merong dito sa kaliwa, meron din sa kanan, yung iba-ibang paniniwala na libre kang mag-isip na kung anong gusto mo. Yun ang kagandahan ng demokrasya. At yun ang pagka-importante ng hudikatura. Na manatili yung freedom natin to think and to do as we please under the Constitution. Ang judiciary lamang ang makakapag-garanti niyan Kaya pag winasak mo ang judikatura, masisira yon, magiging one-man rule,
magiging dictatorship, magiging totalitarian government, at kung ano-ano na yung papasok dyan. Kaya nga, siguro, kahit na yung mga bumabati ko sa akin, dapat ma-realize nila na ang pinaglalaban ko ay sa kapakanan ng bayan, hindi para sa sarili ko. May pananaw po ang ilan na kung manalo man kayo o matalo sa kasong ito ay mahirapan na kayo magpatuloy bilang Chief Justice dahil may bahid na yung inyong pangalan at pati na yung inyong pagkatao, nabanggit nyo na rin yun. Kung kayo abay ay ma-acquit o ma-absuelto, will you stay in office? Paano man mababahiran yung pangalan ng isang taong wala namang ginawang kasalanan? Mm-hmm. Ang nagsasabi lang naman yan yung mga black propagandists ng kabila eh. Yun ang pinaniniwala nila sa taong bayan eh. Pero ako, tiwala ako, yung taong bayan hindi naman madaling lokohin eh. Maring malinaw na malinaw sa pag-iisip namin at sa pananaw namin na yung mga nagpapairal niya mga propaganda soundbites yan eh. Yan ay may professional hatchet job na involved yan eh. So, sa likod na nangyayari yan. Ngayon, gusto ko rin masabi na sa kabila niyang lahat na yan, meron din yung mga naniniwala naman sa ating pinaglalaban, nagsasabi naman sa akin, alam mo, pag nanalo ka dito, lalong lalakas ang hudikatura. Makakabuti yan sa hudikatura, makakabuti sa demokrasya. So, sa tingin nyo, walang epekto itong kasong to sa tiwala ng publiko sa inyo? Ultimately, alam mo, it all boils down to whether you're guilty or not. Mm-hmm. Eh, alam mong wala kang kasalanan, ba't ka naman mababahiran? Sino ang nagsasabing nabahiran ka? Yung kalaban mo. Eh, paano mo naman paniniwalaan yun? Eh, alam mo naman, from the very start, ang hangarin nila at layunin nila ay wasakin ka. Whether or not there is any evidence. As a matter of fact, nakita na nga naman natin. Walang ebidensya, inatras yung limang paratang sa akin eh. O ano pang ibig sabihin nun? Sir, sinasabi rin po ng ilang senators na mas makabubuti daw po sana kung kayo mismo yung sasagot ng mga allegasyon laban sa inyo dun mismo sa impeachment trial. Makikita po ba namin kayo nasasalang sa witness stand? Open ako doon. Mm-hmm. Open ako doon. But of course, in this instance, ako ay isang kliyente lamang at hindi ako Chief Justice. Susunod lang ako kung ano sabihin ng mga abogado ko. Kung sabihin nila makakagaling na ikaw umupo ron, upo ako doon. Kung sabihin naman nilang hindi na kailangan, hindi na kailangan. Basta kung ano sabihin nila, ako'y susunod. But sir, you are the Chief Justice. I'm open. On your part, do you think it would be a good legal strategy to na sumalang po kayo sa witness stand? Kayo po mismo? Lahat yan may pros and cons yan eh. Mm-hmm. Merong, siguro magtanong ka sa isang abogado, sasabihin ng lawyer A, sasabihin sa'yo, dapat umupo siya ron. Magtanong ka sa ibang lawyer B, siguro sasabihin, hindi, siguro wag na, dapat. Mm-hmm. Parang doktor din yan eh. Hindi naman isang opinion lang yan eh. At isa nyo rin pong nabanggit ay you're willing to talk about your dollar accounts. Of course. Mm-hmm. Yan ay commitment ko na yan. Mm-hmm. So mabubuksan po yun kasi kayo lang po pwede mag-wave to open course, the... Of course. Mm-hmm. Sa simula, sinabi ko naman eh. Bubuksan ko yan sa takdang panahon at ipaliliwanag ko. Mm-hmm. At maghintay lang kayo at ilalabas ko naman lahat yan. Wala naman ako itatago eh. Including po yung paliwana kung bakit nyo sinara yung ilang accounts ninyo on the day that you were impeached. Of course. Mm-hmm. Eh kasi nawala ka na ng tiwala doon sa bangko eh. Doon sa bank? Okay. Bangko mismo? The whole bank? Doon sa bangko mismo. Hindi naman ako nakikipag-deal doon sa sa ibang branches eh. Yun doon sa branch na yun. Ito ba yung sa Katipunan? Yes. Kahit na sino naman siguro na may deposit doon, nawalan ka na ng tiwala doon sa manager, na wala ka na ng tiwala doon sa bankong yun, pananantilihin mo ba naman yung pera mo doon. Mm-hmm. Lalo na yung perang yun, hindi naman sa'yo, pinangangalagaan mo lang on behalf of the family corporation. But this is weeks before the trial began. So may ano na kayo, may kutob na kayo na may suspicious? November pa. Marami na nakakapagkwento sa That's not good for their business. Namay na sinasabi niyo to. November pa, meron ng... Kasi alam mo, yung branch na yan. Matagal na kami nakatira dyan sa Loyal Heights eh. Mga magpo-40 years na kami nakatira dyan. Halos lahat ng mga old residents na kilala namin, lahat yung may deposito doon eh. May mga nadidinig na kami, yung si ganun daw, pinag-uusapan daw yung account mo, yung ganun-ganun.
At that point, wala pa naman kaming ebidensya kasi puro chismis. Until nung nadinig ko na nga na papayla kami ng impeachment, di tinawagan ko isang kaibigan ko, congressman. Sabi ko, pakitignan naman ko ano naman yung nakalagay niya sa impeachment complaint. O dito nga, mayroon nga may sinasabi rito tukol dyan sa ganito, ganyan. Ah, sabi ko, ito yung confirmation ng mga nadidinig namin noong November pa. So you believe na galing po mismo yun sa banko? Kasi ang sinasabi, baka ang nag-leakas from the Anti-Money Laundering Council or BSP? Naniniwala ko doon. Mm-hmm. Kahit na, palagay mo na lang, kahit na tiga BSP yung nag-leak noon, sa kinuha ng tiga BSP? Mm-hmm. Palagay natin na yung tiga BSP ang nag-leak. Saan niya kinuha? So may liability pa rin ho yung banko dito? Huwag na ako magsalita doon. Huwag natin panuhin kasi hindi naman nakatutok dyan yung atensyon namin ngayon. Pero siguro, dapat na tanungin din. Palagay na natin na yung tiga BSP. No? Pero hindi ko sinasabing tiga BSP. Unang tanong doon, kanino niya kinuha? At pangalawa, kanino niya binigay? Sir, una kayo nakilala bilang chief of staff ni dating Pangulong Arroyo, no? Naging chief presidential legal counsel ako ni President Ramos. Okay. Doon ako nakilala. Okay, pero naging ally kayo kasi, at appointee kayo President Arroyo. Kasi kay President Ramos, nagsilbi ako sa kanya na 6 years. Okay. Kay President Arroyo naman, 1 year lang ako naging chief of staff. So, pero how will you convince the public and the impeachment court na hindi nyo talaga pinapabor yung dati yung boss, si Pangulong Arroyo? Unang-una, isa lang naman ang boto ko sa 15. No? At kung titignan mo lahat yung mga desisyon na binabato sa akin, not a single case there ay ako ang swing vote. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan, kahit na ako'y bumoto doon sa kabila, the decision would have been the same. Ha? In other words, hindi ako na yung nagpapanalo sa kanya. Pangalawa, I think I would like to give more credit to the justices of the Supreme Court. Na wala naman dyan eh, alam mo, sa tagal-tagal na namin sa profesyon na ito, hindi ka naman basta-basta, sorry to use the word, no? Hindi ka makakapasok sa Supreme Court na ikaw ay pipitsugin eh. Ibig sabihin ko, pinag-aralan at kinilatis ng husto ng JBC, ng publiko, yung iyong qualification, background, education, pagkatao, family environment, bago ka nahirang o na-nominate, at na-appoint din sa Korte Suprema. Kaya naman, siguro, yung taong napagdaanan yung lahat na yun, hindi naman siguro masasabi mong sunod-sunuran lamang na titingin ka muna doon sa mga kasama mo bago ka bumoto. Kung saan sila bumoto, doon ka rin. Walang ganun sa Korte Suprema. Wala ako nalalamang mahistradong ganun. Lahat yun, lahat kami, lalo na ako, dahil ako nga yung punong mahistrado, pinag-aaralan ko yan, binabasa ko lahat yan. At yun ang paniniwala ko, kaya ganun sa pag-ayon yun ang aking pagboto. So Chief Justice, have you ever voted against former President Arroyo or, yes, or interests of her yes family? Yes. Ano pong kaso yun? Huwag mo nang pa-lista sa akin. Pero nasa scrum naman lahat yan. Mm-hmm. Hindi naman yung sinasabi, hindi naman totoo yung sinasabi na lahat ng consistently na you're voting in favor of former President Arroyo. So that's not true. That is a lie. And the other thing there that I would like to point out is doon sa mga binabato sa akin mga kaso, karamihan naman, hindi naman lahat doon involving President Arroyo eh. Katulad nung may isang kaso dyan, bumoto raw ako at sabi, pinaboran daw si Arroyo. Alam mo kung ano yun? Yung VAT law. Yung constitutionality ng VAT law. Yung VAT law, taxation yan eh. At saka isa sa mga sponsor niyan, si Drilon. Si Rojas din, nag-sponsor niyan eh. Mm-hmm. Bakit naman sasabihin, kung bumoto ko, to favor the VAT law constitutionality,
pinaburuan ko rin si Arroyo. Pati pa naman yun, ibabato mo sa akin. Eh, hindi naman tama yun. Chief Justice, hindi reasonable yun. And I can point to you several more instances like that na official yung issue involving the government pero pilit na dinadawit na ganito, ganito. Mali. Parang propaganda eh. Hindi reasonable yung binabato sa akin. Chief Justice, nabalitaan nyo na rin siguro yung kumakalat sa social networking sites and even sa mga ibang news reports na sinasabing nanutok daw po kayo ng barel at one point 10 years, 15 years ago sa isang security guard ng Basagidote Enterprises. Hindi, may picture pa nga po sa Facebook na may hawak daw po kayong barel na ano eh. Ano po masasabi nyo dun sa ganong lumalabas? May picture sa Facebook. Parang drawing po siya na may hawak daw kayong barel na. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Walang nangyari yan kasi siguro may baril po ba kayo? Nakapangalan po sa inyo. Meron akong baril pero hindi ko naman dinadala yung baril ko hindi naman ako nagdadala ng baril eh. Pero siguro ang pinakamagaling na testigo diyan yung mga tao nakakilala na sa akin nung matagal na, no? And the people who really know me, none of them, and I'm sure 100%, none of them will say that they ever knew me as being hot-headed o merong asal na ganong klase. Kasi masamang asal yan eh, yung nanunuto ko ng baril ng tao, yung nagmumura ka, yung ganyan. Eh, I've never been known to be like that. No? At saka, pangalawa, talagang hindi nangyari yung incidenting yun. Yung sinasabi dun sa isang pahayagan na ganon, ano? At saka pangatlo, yung sinasabi nilang taong yun na supposedly tinutukan ko raw ng baril, hindi security guard yun eh. Houseboy yun, nung nabasa. Houseboy nila yun eh. Eh siyempre, kahit na ano sabihin nila doon sa taong pirmahan o sabihin, sasabihin nun, houseboy nila yun eh. Empleyado nila yun. Eh kaya, duda talaga ako rito sa mga istorya nito. At saka pangalawa, pang-apat, makikita mo, sabay-sabay lumabas sa tabloid eh, no? Sabay-sabay sa mga online, ano, ganyan, ano? Makikita mo yung kamay ng professional hotshot job dyan eh. Yung demolition job eh. Makikita mo yan eh. Hindi naman tayo napanganakahapon eh. Tayo naman, hindi rin naman bagito sa gobyerno. Alam naman natin, pag tinitira ka ng demolition job eh, ng black propaganda eh. Alam mo naman yan. Alright. So, one of our final questions po. Anong tingin nyo dun sa pananabon ni Senator Miriam Santiago sa mga prosecutors? As the Chief Justice, I mean, would you advise judges in general not to conduct themselves in that way? Or that's acceptable conduct? Hindi, huwag na natin pag-usapan yun. Kasi dito sa pagkakataon na ito, ako yung linilitis eh. No? Hindi tamang mag-komento ko dyan sa mga bagay na yan. Ano? Okay. Thank you very much. Maraming salamat po. Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Maraming salamat sa inyo. Thank you for having me here. Thank you so much. At salamat din sa ating mga nakikinig sa nanonood. Gusto ko lang ang mensahe ko lang sa kanila. Gusto ko lang ulitin na ang pinaglalaban ko po ay hindi ang sarili ko. Kundi merong higher interest ako pinaglalaban dito eh. Yung rule of law, yung independence ng judiciary, at nakita naman natin yung problema. Pag pinawasak mo ang hudikatura, wala nang tatakbuhan ng taong bayan, kundi kalsada. Yun ba ang gusto natin mangyari? Yun ba ang gusto natin mangyari na pag ikaw pinasok sa bahay pamamahay mo ng mga armadong lalaki, wala ka nang takbuhan ng hudikatura? Dahil natatakot, sasabihin ng Malacañang, uy, huwag kang mag-issue ng writ, huwag kang mag-issue ng order. Kasi mga tao namin yung nag-raid yung sa bahay na yan. Gusto ba ninyong mangyari yan? Nakita na natin yung problema niya nung araw eh. Gusto ba natin maulit?
Kaya yon siguro, sana maintindihan ng ating mga taong bayan na, ito nga, ulitin ko na naman, yung napaka-importante ng independence ng judiciary. At siguro malaman din ng ating mga, nandito rin naman, nasa parting message, malaman na rin naman ng mga ating mga magsasara na kahit na papano sa ating munting kaparaanan, pinaglalaban natin kung ano yung tama. Kung ano yung tama. Okay. Thank you very much, Chief Justice Renato Corona. Salamat po sa inyo.